Hello, Kuwait and Philippine world! I'm Ms. Risha from ICC Kuwait and welcome dito sa ating Dream High Pinay. And so, speaking of Dream High Pinay, kasama ko ngayon ang isa sa ating mga kababayan na nakapagtapos dito sa ICC. Ayan. So, mapakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga manonood po natin. Hello, everyone! Hello sa mga nanonood dyan. Ako po si Manuela Asuncion na nakapagtapos na ng caregiver course. Yes, ayan. So, ilang taong ka na dito sa Kuwait, ma'am? 20 years, ma'am. 20 years. So, matagal-tagal na rin, no? Ang dami ng mga experience, ang dami ng mga... Na. Alam mo yung dumaan dito sa Kuwait na... Lahat na yata ng bagyo. Pero still standing pa rin. Yes, ayan. So, nakaka-inspire yung 20 years mo dito sa, no, sa Kuwait. So, yun. Paano mo siya naisipan, ma'am, na mag-enroll sa health and social care or dito sa caregiver course pa? Nung that time kasi yung pandemic, parang... Na-boring na ako, parang wala na akong maisip kasi alam mo yung pandemic parang na-shock ang buong mundo eh. Oo. Yung hindi mo na alam yung gagawin mo, nagpa-panic ka or what. So, nag-ano ako ng alternative na gagawin para ma-relax yung sarili ko ba. So, na-ano ko yung EXA. So, sabi ko, mag-enroll ulit ako kasi dati naman akong nag-aral ng... Computer secretarial ba? Hindi. Or anong course yung mo dati? Yung course ko dati, yung nursing aid na hindi ko natapos. So sabi ko, kaysa sa kung ano-anong naiisip ko, so nag-enroll ako, ma'am. Yun yung nag-ano sa akin na sabi pa nga ng asawa ko, bakit ka pa mag-aaral? Ilang taon ka na. So sabi ko, parang doon ako na mas lalong na-inspire na ituloy ko yung ano ko yung kasi person. It doesn't matter naman yun. Yes. O kasi nung time ng pandemic, halos lahat nagka-mental breakdown. Yun kasi, nga yung naisip ko, ma'am. Kasi tapos sabi ko, kung may mga mangyari sa pamilya ko na wala man lang akong kaalam-alam sa mga... At least alam mo yung first aid. Yung mga... Kasi dati yung time ng pandemic, ano pa... Yung bawal lumabas, o bawal ano. Down, so, kung may kunting lagnat ka o ano, kung hindi mo alam ginagawa mo, nagpapanik ka na. So, sabi ko, kailangan kong ipagpatuloy, tapusin ko yung pag-aaral ko. Kaya yun, ma'am. Bali, dito sa Kuwait, ano yung work mo? Dati akong, sa salon. Sa salon. Tapos, pero nag-security. Security? Wow, yes, ha? Security guard. Kasi binira lang yung pagdito ka sa ibang bansa. Then, rin ako, nag-secretary. Okay, so ang dami na talaga sa 20 years, ang dami nang nangyari, ang dami ng mga, alam mo yung experiences na walang katumbas, walang priceless na mga experience sa 20 years, di ba? So, yun, paano mo siya na-handle yung pag-aaral mo? Kasi di ba, during that time is pandemic siya, and then yung class niya is online. So, paano mo siya na-handle yung pag-aaral mo? Kasi, alam mo yun, nung time na yun, yung pandemic, lahat talaga parang nagka-mental breakdown. Kasi lockdown dito, lockdown doon, hindi ka pwedeng lumabas. Pinocus ko lang, ma'am. Mag-focus ka lang sa, kasi yung goal mo makatapos I-focus mo lang kung ano yung dream mo. Kailangan mo talaga mag-focus sa goal mo para matapos mo. Nag-duty na ako noon that time sa private na caregiver ako. So, dala-dala ko yung laptop ko doon para lang mag-attend ng Zoom class, tapos hindi pa pwedeng, syempre mga Kuwaiti sila, hindi mo pwedeng i-camera. So, naka-headset. So, parang ang hirap-hirap. Minsan gusto ko na rin sumiko, pero sabi ko, naumpisahan ko na to. Tapusin ko na to. Kasi may mga times talaga na minsan gusto na nating mag-give up. Pero ang ano ko lang sa mga kababayan natin or sa mga eksanya na kung minsan may time na gi-give up na kayo, iisipin nyo yung reason kung bakit kayo nagsimula, bakit kayo nag-enroll, 'di ba? Yun yung magiging motivation natin para hindi tayo mag-give up sa goal natin para ma-achieve natin yun. Diba? Kasi kung may isip mo, bakit ba ako nag-enroll? Ano ba yung reason ko? Bakit ako nag-enroll dito sa course? Ang main reason ko talaga, ma'am, for my family. Yung para, in case, lalo na sa probinsya namin, live doon sa asawa ko, yung para, ang doktor, parang ang hirap din, makapasok talaga pag sa probinsya. Ang hirap din yung sitwasyon. Kaya, pag may mga sitwasyon sa pamilya na hindi alam yung ginagawa, so, kaya sabi ko, tatapusin ko to at least naman para sa pamilya, para may alam naman. Yes, ayan. So, ano yung masasabi mo or ano maging advice mo para sa lahat ng mga eksanya na yun, nagsusumikap na tapusin yung kanilang mga modules?
gulang, mga eksan yan, na huwag kayong sumuko. May mga pinagdadaanan man kayo, huwag niyong isuko yung naumpisahan ninyo, mag-focus lang kayo. Yes. Kasi pasasaan ba't matatapos din. Mm-mm. So ano yung advice mo para ano, kasi syempre nagtapos ka na sa course mo, parang may ano ka na experience kung paano mo siya natapos yung mga assignments mo, ano yung magiging ano tips mo para sa kanila? Paano mo siya tinapos yung assignments mo? Maglaan lang ng oras. Yun. Mm, kailangan lang talaga maglaan ng oras para sa mga assignments at natin. At saka dapat talaga na yung heart nila nandun eh. Mm-mm. Para matapos nila yung ginagawa nila. Mm-mm. Kasi kung parang focus ganun, lang ba? Yun. So, kailangan lang talaga magiging focus para matapos ninyo yung mga modules ninyo, yung mga assignments ninyo. Ayan. So, ano naman yung magiging message mo para sa lahat ng mga OFW na makakapanood ng live na to na hindi pa sila nakapagpa-enroll? Mga OFW na gaya ko, kung may mga pangarap man kayo na gusto nyong makapagtapos, makapag-school ulit, mm-mm, gawin nyo na kasi nasasayang yung oras. Yes, oo. Kasi hindi lang yung ganitong edad na ako, mag-50, no. Oo. Ituloy nyo yung pangarap nyo na hindi nyo natapos. Yes. Yun lang. Kasi nga, sabi nila, time is gold. Pag lumipas kaya na yung oras, hindi na natin siya mababalikan. Mas maganda na yung time natin is ginagawa natin ng productive. Para at the end of the time na, alam mo yung maiisip mo, ay, ito yung naging experience ko. Masashare mo siya. Masashare mo siya sa kaya mga... Kaya hindi mo na kasi maibabalik yung yes, time. Yes, oo. Dati, sasabihin mo, sana pala nag-enroll sakana na ako. Sakana ng sakana. Oo. So, kayong mga nandyan na OFW, wag na kayong mag-atubili, mag-enroll na kayo. Mm-mm, yan. So, kung may goal tayo, kailangan talaga natin siyang simulan. Mm. Kailangan natin na mag-out of comfort zone para yung fears natin mawawala din. Kasi minsan, natatakot din sila na kakayanin ko kaya, lalo na sa budget, sa financial. Yeah. Kasi yun yung number one natin. Number one talaga. Yung financial natin, yung time natin, syempre kasi nagtatrabaho tayo. So, kailangan lang natin mag-out of comfort zone para ma-achieve natin yung goal natin. Kailangan natin talaga labanan. Labanan natin yung mga doubts natin, labanan natin yung yes, takot ma'am natin, 'di ba? So, 'yun. So ito para na. 'Di ba? Ngayon sobrang alam mo yung sobrang mo feeling yung ano, kasi mixed emotions. Ma-apply mo to sa lahat eh, hindi lang sa ano, kahit sabihin naman natin na hindi tayo pupunta pa sa ibang mga bansa, may gagamit natin to sa pamilya natin, yes, sa mga kabayan natin, pag-uwi natin, mga neighbor natin. At least, 'di ba? O makatulong tayo. Mm-hmm. Ayan. So, ito naman sa UK Diploma in Health and Social Care, hindi lang naman siya para sa Canada, sa UK or sa Australia. Ito naman is kahit saang bansa siya. Kung gusto yes, mong ma'am sa Pilipinas, magagamit mo siya. Mm-hmm. Kung gusto mo sa Asia, sa Hong Kong, sa Taiwan, magagamit mo siya. Ang importante dito is nagiging ready ka na to grab the opportunity kasi equipped ka na, meron ka ng skills and knowledge regarding dito sa healthcare or sa health and social care or caregiver course. And of course, ito is internationally recognized diploma. So, kahit saang bansa is magagamit niyo talaga yung diploma niyo kasi pwede niyo siyang ipa-authenticate sa DFA or sa kahit saang embassy, di ba? So, yes, ma'am, grab niyo na yung chance na to na para mag ano, i-equip yung sarili niyo, gagawin ninyong productive yung mga free time kasi hindi lang naman siya na kailangan ko mag-aral kasi pupunta ako ng ganitong bansa. Kung kailan nandiyan na siya saka ka mag-aaral. At least ngayon, habang hindi pa siya dumating yung opportunity na yan, inaumpisahan mo na siya. Prepare yes, mo na yung sarili mo para pagdating ng araw, ready ka na i-grab yun. Kasi ang dami talagang mga kababayan natin na nagmamadali sila, natapusin yung course. At saka yung marami din tayong na-obserbahan ko lang, ma'am, yung gusto nila pero sa financial na. Sa financial. Tapos yung iba gusto pero walang time dahil nasa amo. Pero magkaka-time kayong kahit nasa kusina ka kung gusto mo. Pili, kasi may mga time na may mga free naman talaga. Na, ano, i-ano mo yung time na kung saan ka free. Oo, kasi meron naman siyang mga recorded classes and meron siyang tutorial class. So, pwede kang mag-attend sa tutorial class or i-review yung recorded classes. And regarding sa financial natin, alam mo, everyday, nagsasacrifice talaga tayo, nag-struggle tayo para sa finances natin. Every day, so every month, sumasahod tayo, pinapadala natin sa Pilipinas. At least, ngayon, kung nag-aaral ka, kahit nauubos man yung pera mo, kasi nauubos pa rin yung pera kahit hindi tayo nag-aaral. Diba? So, at least nauubos man yung pera mo at the end of the day, at the end of the time na ano, meron kang diploma na magagamit mo in the future. Ito na yung parang ito investment na mo. Kasi hindi mo siya mamamalayan yung pera. Hindi ko ka namalayan. Hindi mo siya mamalayan yung pera mo na, uy, hala,
Di ba natapos ko na pala yung course ko? Parang kailan lang yun, di ba? Kaysa naman every month, wala, dumadaan lang yung pera natin, lumalabas lang siya. Mag-enroll na po kayo kasi mababait yung mga staff sa ITSA. Mababait yeah. Mababait din yung mga maging teacher natin, professor. Yun po. Yes, ayan. So, yun. Congratulations, ma'am. And thank you for sharing sa inyo sa story mo dito sa ICAC. Ayan, so, thank you. Ayan, so, yun I para, did it. Yes. Ayan, so, yun yes. Para sa lahat ng mga kababayan po natin. Ayan, na gusto din na magkaroon ng diploma na internationally recognized po. Ayan. So, wag na po natin hayaan na hanggang sana all na lang tayo. Diba? Sana next time, kami na naman yung magsabi sa inyo na sana all. Di ba? Ngayon, sana all. Sana all. So, ayan. So, thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. And, yan. Thank you sa lahat. Thank you kay ma'am. Sino yung instructor mo? Ala. Ma'am Paula. Kay ma'am Pao at saka sa inyong lahat dito kay Sir RG na hindi sumuko sa pagtuturo, sa pag-upload ko ng mga modules, assignments. Module ko sa assignment ko. Tapos kay Miss Wido, hello friend. Thank you din kay Sir Amir, kay Ma'am Aisha. Yes. Sa lahat sa inyo. Thank kay you. Ma'am Rose, hello. Yan, so ayan, thank you. At saka siyempre sa family ko. Thank you. Yan, so thank you and once again, congratulations. Thank you, ma'am. Ayan. So yan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Dream High Pinay. Ako po muli si Miss Rachel at nagsasabing, ICC, your partner in success. Thank you and...